Welcome back, guys. This is Martie, and you are watching Martie Keithlyn. So, for today, I will be sharing with you guys my skincare routine. Medyo matagal-tagal na rin may mga nagtatanong kung ano yung aking skincare routine. But, minsan napapaisip din ako sa sarili ko, meron nga ba talaga akong skincare routine? Yes, meron naman. I'll give you a little background, guys. Before, hindi talaga ako, or until now, hindi ako palabasa ng mukha. Hanggat maaari, hindi ko binabasa yung face ko. Kasi, guys, nagkakaroon ako, mas natitrigger yung pagkakaroon ko ng pimples. Yun, nagkakaroon ako ng breakouts once na binasa ko yung face ko with water. I don't know if it's the water or sa soap. I don't know. Kasi, as in, since before, hindi ko siya madalas basain. Kasi nga, ayun, nagpipimples ako. Ulit-ulit ako, diba? So, ayun, basta ganun. Napaisip ako nung maraming nagko-comment, ano daw yung skincare routine ko, ganyan. I-share ko naman daw yung skincare routine ko. Napaisip ako, meron nga ba talaga ako skincare routine? Actually, guys, soap lang. Pero, ayun, nagkaroon ako ng chance na mag-try ng products. Finally, nahanap ko na yung mga products na umubra sa mukha ako. But before that, guys, if you're new in my channel, please do click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka once I uploaded new videos. So, intro first, let's go! At yun na nga, guys. So, my skincare routine has two parts. So, usually two parts naman talaga, diba? We have the morning routine and the night skincare routine. So, morning skincare routine muna tayo. Okay, guys. So, for my morning skin routine, napakadali lang. First, I wash my face with warm water. And then, I use kojic acid soap. My brand is Kojiesan. This really works for me, guys. Talagang nakaka-whiten siya or nakaka-lighten ng skin. So, ever since naman, kahit nung nasa Philippines ako, ito na din talaga yung brand na ginagamit ko. And luckily, nakahanap ako dito sa Saudi Arabia. So, ang pag-use ko netong soap na to is, nilalather ko muna siya sa aking palms. And then, tsaka ko siya inalalagay sa aking face. So, in circular motion, tapos puro pataas. Ganun lang. Pinapatagal ko lang yung soap for 3 to 5 minutes kasi medyo mahapdi siya sa face pagka tumagal. I don't know to other kojic user, kayo rin ba ganun? Medyo mahapdi siya sa face, right? Pagka pag tumagal pa siya doon. So, hindi ko siya masyadong ini-stay sa face ko. And then, nagbabanlaw ulit ako ng warm water. So, guys, ingat lang din kayo ha sa pagbili nito, lalo na dito sa Saudi Arabia kasi may mga fake na kojic acid soap. Or etong mismong brand na to, may mga fake. Same sila ng package. As in, same na same, pero malalaman mo siya sa smell. Kasi yung fake, amoy na amoy yung sweetness niya. Pagka yung original, hindi ganun katamis yung scent niya. Pagka fake, medyo matamis yung scent niya. Talagang orange na orange yung scent niya. So, ayun, nakabili na kasi ako once ng fake. Sa Pilipinas, hindi pa naman. Since nag-gumagamit ako neto, hindi pa ako nakabili sa Pilipinas ng fake. So, kasi sa atin, makakabili ka neto anywhere, di ba? So, dito, iilan lang din yung nagbebenta ng ganito. Usually, kumukuha ako neto para sigurado din is dun sa Filipino store dito sa Saudi Arabia. So, ayun, nakabanlaw ka na ng face mo. Again, with warm water. And then, I use the second soap. This one. The beauty cream. Yes, guys. Kasi, di ba, it says it has 1/4 moisturizing cream. So, it helps moisturize my skin throughout the day. Kasi yung kojic, di ba, nakaka-dry siya ng balat. So, this one naman is nakaka-moisturize naman siya ng skin. And guys, I also use these two soaps in my body. Ha. Itong kojic may different, ano rin siya. May different, ano ba tawag yun?
Basta may iba kasi siyang kind. Anong kind? Basta yun. Pero ako ginagamit ko yung original talaga na yung dating-dating pa yung orange. And ito, pag sa face ko, itong ginagamit ko, itong white. Or blue, ano ba yan? So, ayan, yung original na scent kasi mas light yung scent niya. Pag sa body ko, mas gusto ko yung green kasi ang bango niya. That is aloe vera, I think. Yung green. Ang bango-bango niya. Yung pink, okay din. Pero mas gusto ko talaga yung green at saka ito kung sa aking face. Yan. So, after that, ayun, punas ka na lang ng towel. Dump mo lang na ganyan yung towel. Huwag mo nang kiss-kissin. Pag sa scrub ko, dati may trinay ako na ano yun na product pero hindi naging maganda kasi sa akin yung product. So, actually, ang ginagamit ko pag gusto kong mag-scrub pero hindi siya madalas ha guys, ay sugar. Yes, kung may brown sugar kayo, pwede rin white sugar pero dahan-dahan lang din. Ganun lang din. Parang minamassage mo lang yung skin mo. Huwag naman yung talagang ugigil kang ganun. Wow. Yun, sugar. Ginagamit ko yung sugar for scrubbing. And then, after that, syempre, mag-a-apply ka ng moisturizer. So, ang ginagamit kong moisturizer is this. Yan. Glycerin cream from Bebecom. Ganun kasi talaga kung ano yung nagustuhan ng balat ko, yun na talaga forever yung ginagamit ko, gano'n. Yun nga, nag-aalala ko, once na bumalik ako sa Philippines, if may ganito ba sa Pilipinas and ganitong tatak, I don't know. So, mag-research ako dyan kung may glycerin cream dyan. Maganda siya kasi all throughout the day, kahit once lang ako mag-apply, napapanatili niyang moisturize yung aking skin. Actually, ang dami ko na rin trinay na moisturizing cream, beauty cream, lahat na ng cream na try ko nung bago ako dito. Kasi, as in talaga, alam to ng mga OFWs dito sa Saudi Arabia na talagang magda-dry ng sobra ang balat mo. As in to the point na magiging scaly siya at napakate. So, ayun, nag-try ako, pero ito lang talaga yung tumagal sa akin. At ito talaga yung nagustuhan ng skin ko. Nakita ko lang din to sa isang kasamahan ko rito. Nakita ko to dun sa may gamit niya. Sabi ko, at try ko nga yun, baka okay kasi maganda ng skin nun. And that is Ate S. Hi, kung nanonood ka man, shout out sa'yo. Anyway, ayun nga. So, nagustuhan talaga to ng skin ko. And ayun, 4 years na ako dito sa Saudi and ito na talaga yung naging partner ng skin ko when it comes to moisturizing. Pwede rin naman siyang gamitin sa ibang body parts. So, that's it. After that, you can put na your makeup kung aalis ka or if no. Just leave it like that. Diba? Tapos, make sure na pagpapahingahin din natin yung mga skin natin. Lalo na kung wala naman tayong lakad, edi wag na lang muna tayo maglagay ng kung ano-ano sa face natin. Yun. So, that's my morning skincare routine. That's 3 products lang. Yung ating Kojiesan Acid Soap, yung Dove Beauty Cream, and yung Glycerin Cream. Yun lang yung ina-apply ko during morning. So, let's proceed naman to night skincare routine. Okay, for my night skincare routine, this is very simple. So, alam nyo na, di ba? Hindi talaga ako nagbabasa masyado ng face ko kasi nga, ayun, nagkakaroon akong pimples. Speaking of pimples, ayun, may mga pimples ako ngayon because magkakaroon na ako ng aking period. My skincare routine, very simple guys. Isang product lang ang aking ginagamit and that is this one. Nivea micellar skin breath micellar rose water. I love this guys so much. It's for all skin type guys. This lames it removes waterproof makeup, so very good sa akin kasi kung naka-makeup ako hindi ko na kailangan mag-wash ng face. I just use this and matatanggal na yung aking makeup. And then, it tones, purifies, and cleanses thoroughly. Ang gustong-gusto ko talaga dito, guys. Ayan, if nakikita nyo, nahalo ko na kasi nang nahalo. Ayan, yung parang oil niya.
Nabad ko to overnight sa aking face, guys. Promise, ang ganda ng skin the next day. As in, ang lambot niya. I-recommend ko na din to guys, dun sa isang friend ko dito. And ang ganda rin ng kanyang feedback dito sa Nivea Micellar. Hindi pa ako nakatry ng ibang brand. Ayun, yun lang yung sa aking night routine. Yan lang na Nivea Micellar. Nililive ko lang siya sa face ko. Pagdating ng umaga, maliligo ako or magre-rinse ako. Ang ganda talaga ng aking skin. Nagiging smooth. Tsaka nababawasan yung aking mga visible pores. Meron pa akong bonus tips sa inyo, guys. So, ito pa rin yung mga skincare routine na ginagawa ko at least twice a week. So, yun. I have, ayan, mga mask. Ang dami talaga. Gusto ko kasing itry talaga lahat. So, I have St. Ives. Ayan, St. Ives din. Garnier. Ayan. Iba't iba naman siya. Kasi gusto ko talagang itry. And gusto kong makita kung alin ba talaga yung mag-fit sa skin ko. Kasi nga, hindi talaga ako palalagay nito before in the Philippines. Dito lang nagkaroon talaga ng chance na ma-explore itong mga products na to. So, I let you know guys if alin yung maganda sa akin dito once na-try ko na silang lahat. And I'm also using tea tree oil for my pimples. Yes guys, ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. As in, dun lang kayo maglalagay sa mismong pimples. Konti lang. Ako, ginagamit ko daliri ko para hindi rin sayang. Kasi pag nilagay mo sa cotton buds, sayang yung amount na naiiwan dun sa cotton buds. So, yun lang yung lalagyan mo, yung pinaka-mismong pimples. And kinabukasan, nagde-dry na siya talaga. So, that's it. Yun lang naman. And then, once in a while, lalagay ako ng eyes sa face. Pinupunas ko ng ganyan yung eyes sa face ko para mag-close yung aking mga pores. Ayun guys, yun lang naman yung aking ginagamit for my skin. And guys, even sa mga gents dyan, or yung mga lalaki, pwede nyo rin gamitin tong mga product na to and see if okay sa skin nyo. And remind ko lang kayo guys, if you're going to use products, lalo na dun sa may mga sensitive skin, always ask your dermatologist first. So, that's it. Thank you again guys for watching and see you on my next vlog.